Enjoy mga loves, sorry at na-late. I hate it when someone is touching me. I also hate communicating to other people unless it's all about business. Because I have this disorder that lacks the desire to form close personal relationship. I didn't have any plans to create a family because of that, to love and to be loved. But one night, I met this woman. A wild woman who turned my libido on. She seduced me. Pero sa tingin ko, hindi na niya kailangan gawin yun. Dinala ko siya sa kondo ko. Na kahit mga kapatid ko, hindi basta-basta nakakapasok dun. Because I hate it when someone is disturbing my personal space. Pero sa babaeng yun, hindi ako nagdalawang isip na dalhin siya dun. We had sex. And I'm shocked because she was a virgin. We did it multiple times hanggang makatulog kami pareho. I didn't even know her name at ni hindi pumasok sa isipan ko na baka may sakit siya ngunit imposible naman yun dahil nga birhen siya. Then I woke up the next day na wala na siya. I feel disappointed dahil di lamay nawala sa pagkatao ko. How can I explain this feeling? Yung parang may kulang na sa sarili ko mula ng araw na yun. Ang dami kong connection pero hindi ko siya mahanap. No videos from CCTV. Galing sa kondo dahil sira daw ang kanilang system that time. Kinabukasan naman na umalis ang babae ay naka-hoodie ito at may suot pang sunglasses. I didn't know her name but I can't forget her face. Ipinaguhit ko na nga siya ngunit hindi pa rin mahanap. Paano ko mapupunan na naging kulang sa sarili ko kung hindi ko mahanap ang babaeng magpupuno ng espasyo na yun. Bumuntong hininga ako bago sumakay sa elevator kung saan ako nagtatrabaho. Ikalawang taon ko na rito bilang encoder at hindi na ako lumipat pa. Dahil bukod sa maganda ang pamamalakad, ay mababait pa mga tao. Graduate ako ng IT na 2 taon. I had a church that time na ituloy iyon ngunit nawalan na ako ng gana. Because my parents died after ko makagraduate. So nag-decide ulit ako mag-aral. And luckily, I'm a CPA now. Pero hindi ko yun inilalagay sa resume ko every time na nag-a-apply ako. Ayoko kasi ng pressure at tinapos ko ang kursong yun. Dahil yun talaga ang gusto ng mga parents kong kunin ko. Actually, hindi ko naman kailangan magtrabaho dahil sa laki ng pera at mga ari-arian na iniwanan nila sa akin. Ayoko din magnegosyo dahil nga ayoko ng pressure at stress. And I really want a simple life. Kaya umalis ako sa probinsya na pagsapalaran sa lugar na to. And luckily, nakakita ako ng trabaho na masaya ako at sapat ang aking sweldo. Eunice, isang linggo na lang ang natitira sa kontrata ko at makakapag-resign na ako. Maghahanap na ng kapalit ko at the end of the month. Salubong pa sa akin ni Barbara na siyang kasabay kong pumasok dito. Nag-resign na ito dahil nagpaksal na at isinasama na ng kanyang foreigner na asawa sa Spain at doon na sila titira. I'm happy for you girl. Masayang sabi ko pa sa kanya. Salamat. Kaya mamayang gabi magpa-party tayo. Total weekend bukas. Don't worry libre ko. Go ka ba? Hindi pwedeng wala ka. Pagbibigay alam pa niya bago ko hinila papunta sa aming pwesto. Oo naman, inuman yan eh. Pabirong sagot ko pa na tinawanan naman niya. Umupo na kami sa aming mga pwesto bago nagsimula ng magtrabaho. Sana lang ay makasundo ko rin ang maging kapalit ni Barbara dahil kapag maldi tayo sa bunot ang aabutin nun sa akin. Natatawa ako habang tinitignan si na Barbara at ang asawa nito nagkukulitan sa dance floor. Ang saya lang nilang tignan. Napatingin pa ako sa kaliwa ko na may lumapit sa akin. Anything I can hope for you, miss? Nakangiting tanong pa ng gwapong lalaki. Napangiwi naman ako. Ito na yung katlong lalaking lumapit sa akin ngayong gabi. No thanks, I'm waiting for someone. Ngumiti pa rin ako. Umisi ito at mas lumapit pa sa akin. Kanina pa kita tinitignan at kanina pa hindi dumadating yung sinasabi mo. Napamura pa ako sa isipan ko at makulit pa ang lalaking to.
Sasagot na sana ako nang biglang may umakbay sa akin. Any problem here, man? Seryosong tanong pa niya sa lalaking nasa harapan ko. Nanlaki pa ang mga mata ko na makilala ang lalaking nakakabay sa akin. Siya yung tinakasan ko dati. Yung lalaking inakit ko dahil sa sobrang kalasingan ko. Oh, nothing man. Sorry. Agad na umatras at umalis ang lalaki. Let's go. Napangangapa ako nang hilahin niya ang isang kamay ko. Wait, do I know you? Pagsisinungaling ko pa. I need to escape. Kumunot pa ang noon niya na tila tinatansya kung totoo ba ang sinabi ko. Are you fucking kidding me? Napaatras pa ako dahil natakot naman ako bigla sa kanyang reaksyon. Bakit ka ba nagagalit? Hindi ko nagawang itanong iyon dahil tila na umid ang dila ko. Natatandaan pa ba niya ako? Ganito ba talaga sa mga one night stand? Tinatandaan ang mga nakakasama sa kama? Don't you dare tell me na nakalimutan mo na ako. Mahigit isang buwan pa lang mula nang may mangyari sa atin. Galit pang sabi niya na lalong nagpatahimik sa akin. Natatandaan pa niya? Pati bilang ng araw? Wala akong nagawa nang hilahin niya ako palabas ng bar. Isinakay pa niya ako sa mamahaling sasakyan niya bago nagsimula na magmaneho. Shit. Napamura pa ako na maramdaman kong umirot ang ugat sa ulo. Ngayon ko yata naramdaman ang sunod-sunod na shot ko ng tequila. You okay? Lasing na talaga ako. Bakit malambing na boses ang naririnig ko sa masungit na lalaking to? Umungol lang ako dahil tila hinihila ako ng antok. Sumandal ako sa upuan at pumikit. Hindi ko alam kung guniguling ko lang o dahil sa kalasingan. Nag-iillusion na ako nang maramdaman kong hinablos ng estrangherong lalaking kasama ko ang mukha ko. Bakit ba ang laki ng tiwala ko sa lalaking to? Woman, stop moving! Irritabling sabi ko habang pilit na inaayos ang dress nitong pilit na tumataas. Paano pala kung napilit siya noong lalaki kanina? Siya sana ang kasama nito at ganito ang magiging sitwasyon nila. Iniisip ko pala nga iritang-irita na ako. Naiiling na kinumutan ko na lang siya. Ngunit nagulat ako nang bigla siyang umupo at yumakap sa akin. Let's do it again, Pogi. Ungol pa niya bago dinilaan ang leeg ko. Hindi kita isinama dito para maulit yung nangyari. I just want to know your name. Bakit bang higpit ng kapit niya? Ni hindi ko mabakalas ang mga kamay nitong nasa leeg ko. Lasing ba talagang babaeng to? O nagpapanggap lang? Umagigik pa siya bago ako tiningila. Namumungay pa ang mga mata nito na tila antok na. Alam mo ba? Mula nang may mangyari sa atin, hindi na kita makalimutan. Ngumiti pa ito na tila tuwang-tuwa sa pagkikita namin. I knew it. Nagpapanggap lang siya na hindi niya ako matandaan. Oh shit. Malakas na mura ko nang dakmain niya ang gitna ng mga hita ko. Ang laki ka siya talaga. Humagigig na naman siya bago sumubsob sa may leg ko. She started massaging it. Kaya tulungan nang nabuhay ang bagay na tinatago ko doon. Wika ko bago siya inihiga sa kama at dinaganan. Tumawa lang siya at umisi. Let's do it again. She said bago unti-unting tinanggal ang butones ng suot kong polo. Umisi naman ako. Just not regret this tomorrow. Balong ko pa bago siya hinalikan sa mga labi. At doon na nga nagsimula ang apoy na kanina ko pa pinipigilan. Umunat pa ako at bahagyan ng pangiwi nang maramdaman ko ang kirot ng ulo ko. Naparami yata ang nainom ko. Natakpan ko pa ang bibig ko na mapatingin sa tabi ko. What the heck? Bakit may katabi akong hubad na lalaki? Mura ko na maalala ang huling kasama ko paalis ng bar kagabi. Pasimple ko pang sinilip ang mukha niya at siya ngayon. Yung lalaking nakakuha ng unang karanasan ko. Shit, paulit-ulit ako nagmura sa isipan ko dahil sa katangahan ko. Dahan-dahan pa akong bumaba ng kama kahit pa nga. Natitimpa kong tampalin ang matumbok niyang pang-upo. Oh, Diyos ko, ang sakit ng pagkababae ko. Ano bang pinagkagawa namin kagabi at tila? Hirap na hirap akong matatayo. Bulong ko pa habang isa-isang dinadampot at sinusuot ang mga damit kong nakakalat.
paano napunta yung panty ko sa may computer desktop niya na nasa isang sulok? Anong hagis ang ginawa niya? Mariing bumigit pa ako nang bigla itong gumalawas sa kama, ngunit mabilis din ako na pumulat na magmalik sa isipan ko ang mga kalokohang pinaggagawa ko kagabi. I rode him like a cowgirl. Kailan pa ako gumaling sa pangangabayo? Nag-init pa ang mga pisngi ko na maalala na ako na ang nangakit sa kanya. Wala ka talagang kadala-dala, Eunice. Sermon ka pa sa sarili ko bago dinampot ang bag ko. Sinalyapan ko pa siya. Sorry ha, nadamay ka na naman sa kabaliwan ko. Ikaw kasi ang kulit mo. Imbis na one night stand lang ang mangyari sa atin, naging two nights na tuloy. Bye, Pogi. Bilang ko pa sa sarili ko bago lumabas ng kondo nito. Gaya ng dati, sinigurado ko matatakpan ang mukha ko at hindi makikita sa CCTV. Ayoko magkaroon ng communication sa lalaking nakakuha sa akin. Baka sex lang ang habol niya sa akin at itapon na lang niya ako basta kapag nagsawa na. Nag-aalala na nga ako na baka wala nang tumanggap sa akin kapag nalaman nilang hindi na ako birhin tapos ngayon inulit ko pa. Naku, Eunice, huling inom mo na talaga ng alak yan. Not again. Naiiling na sabi ko na magising ako na wala na naman siya sa tabi ko. Sa sobrang enjoy ko kagabi ay nakalimutan kong tingnan ang mga ID nito. Malakas na mura ko pa bago tumayo. Back to square one na naman ako. Inis na bulong ko pa bago naglakad papunta sa banyo. The next time talaga na makita kita ay hindi ka na makakatakas sa akin. Ada, anong ulam ang dala mo ngayon? Agad na tanong ko pa sa kaibigan ko na makaupo ako sa cubicle ko. Ada is my college friend and classmate sa aming probinsya. Sabay kaming nag-graduate at nawala ng communication na magpasya ako magpunta dito sa Maynila para magbagong buhay. Bicol Express, dinagdagan ko talaga ng sine dahil yun ang request mo. Itinaas baba pa niya mga kiling nito. Halos isang buwan na mula ng huling pagkakita namin ulit noong estrangherong nakasiping ko. Yay, thanks! Nag-grieve ako sa maanghang. Anyway, busy ka pa rin ba every weekend? Tanong ko pa sa kanya. May part-time daw kasi ito every weekend. Hindi pa rin siya nagbabago, masipag pa rin. Oo eh, extra income din kasi yun. Sagot niya bago binuksan ng computer nito. O siya, ako na lang mag-isa ang gagala sa linggo. Don't worry, papasalubungan kita ng sandwich from SNC Coffee Shop sa Monday. Nakita ko pa na na-excited to dahil sa sinabi ko. Sige, gusto ko yan. Masayang sabi pa niya. Malawak na umiti naman ako at napatingin sa manager namin na nakalapit na pala. Ada, tawag ka sa taas. Daan ka daw doon mamayang lunch. Pabibigay alam pa niya kay Ada. Napakanoon noon naman ako. Halos magtatatlong linggo na siya ngunit napapansin ko na lagi siyang pinapatawag sa opisina ng boss namin. Sige po, sagot pa nito bago umalis ulit ang manager namin. Hindi na lang ako nagtanong. For sure related naman yun sa trabaho. Binalikan ko na lang ang ginagawa ko para makatapos ako agad. Iniisip ko pa lang ang kakainin namin. Mamayang lunch ay naglalaway na ako. Grabe, nagiging doble na ang pagiging matakaw ko. Buti na lang talaga at mabilis ang metabolism ko. Nakasimangot ako habang nakatingin sa favorite kong coffee shop na nakasarado. Bakit sarado? Dati naman hindi sila nagsasara ng weekend. Disappointed pang sabi ko. Ilang minuto ko pang tinignan iyon bago bumuntong hininga. Napatingin pa ako sa may university na katabi nito na may mga ilan-ilan pang lumalabas ng mga estudyante. Ang malas ko naman. Simangot na sabi ko bago ako naglakad babalik sa sasakyan ko. Napasingap pa ako na may pumigil pa sa kamay kong magbubukas sa pinto ng sasakyan ko. Nanlaki pa ang mga mata ko nang lingunin ang pumigil sa akin. Ikaw na naman? Hindi makapaniwala ang tanong ko kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso ko. Oh shit, ilang aksidenteng pagkikita pa ba ang mangyayari sa amin ng lalaking to? Gagi, Eunice, bakit mo naman din ako ma-